Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon sa ating asignaturang Mother Tongue ay ang paggamit ng iba pang mga uri ng panghalip pamatlig para sa week 3 ng ikalawang markahan. Nakagawa ka ba ng pangungusap gamit ang mga natutuhang panghalip? Mas madaragdagan pa ang iyong kaalaman sa paksang ito upang magamit sa araw-araw. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng mga pangungusap at talata gamit ang iba pang panghalip pamatlig at panghalip paari. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Piliin ang angkop na panghalip panao ayon sa pangungusap. Gawin ito sa kwaderno. Una, si Miguel at ako ay magbabakasyon sa probinsya. Kami, tayo, sila ay aakyat ng bundok doon. Tama ka, kami. Kalawa, ikaw at si Kara ay dadalo sa aking kaarawan. Sila, kayo, tayo ang magpapalaro sa mga bisita. Correct ka dyan, kayo ang magpapalaro sa mga bisita. Ikatlo, si Bea at si Ana ay magkapatid. Sila, kami, kayo ay nagmamahalan. Tumpak ka dyan, sila ay nagmamahalan. Ikaapat, ako at ang aking mga kaibigan ay maglalaro sa labas. Tayo, kami, sila ay maglalaro ng patintero. Pausay, kami ay maglalaro ng patintero. Kalima, si Kuya Oliver at Cassie ay pupunta sa palengke. Kami, kayo, sila ay bibili ng gulay at karne. Tama, sila ay bibili ng gulay at karne. Ang mga salitang dito, diyan at doon ay mga halimbawa rin ng panghalip pamatlig. Ginagamit ang dito kung ang itinuturo ay sa kinatatayuan ng nagsasalita at kausap. Halimbawa, dito ako nakatira. Ginagamit ang diyan kung ang itinuturo ay hindi gaanong malayo sa nagsasalita. Halimbawa, diyan ako nag-aaral. Ginagamit naman ang doon kung ang itinuturo ay malayo sa nag-uusap. Halimbawa, doon sa dulo ang daan. Ang panghalip na paari ay nagpapakita ng pag-aari. Tulad ng panghalip na panao, ang panghalip na paari ay ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita, kinakausap at pinag-uusapan. Ang panghalip na paari ay maaaring isahan o maramihan. Mga halimbawa, ang panghalip paaring ipinapalit sa taong nagsasalita kapag isahan ay akin, kapag maramihan ay atin o amin. Kapag sa kinakausap naman, ang isahan nito ay iyo. Ang maramihan ay inyo. Sa pinag-uusapan, ang isahan ay kaniya. Ang maramihan ay kanila. Lumako na tayo sa ating mga gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip pabatlig. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, matatagpuan mo doon sa malayo ang iyong hinahanap. Tama, check. Kalawa, akin sa tabi mo siya tatayo. Magaling, mali. Ikatlo, diyan sa tabi ko lamang iniwan ang halaman. Tama.
Sama ka ulit dyan. Ika-apat, dalhin mo dito ang aking bag. Mausay, check. Ika-lima, maitatanim ako malapit doon. Napakahusay! Gawain sa pagkatuto bilang ikalawa. Lagyan ng check ang pangusap na gumagamit ng tamang panghalip na paari. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, akin ang damit na ito. Good job! Ikalawa, sa amin ang mga halamang ito. Very good! Ikatlo, sa iyo ba ang drawing na ito? Thumbs up sa'yo! Ikaapat, sa kanya ang krayolang ito. Magaling! Ikalima, malaki ang ating bahay. Ito ang sabi ni Kara sa kalaro. Tama! Gawain sa pagkatuto bilang ikatlo. Piliin sa loob ng panaklong ang panghalip pamatlig na angkop sa diwa na pangusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, pupunta ito dito ganito sa bahay natin si Maria. Magaling! Ikalawa, ang pagkain ay ganoon, doon, iyon bibilhin. Good job! Ikatlo, dito, diyan, doon mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. Mahusay! Ikaapat, nakikita mo ba yung isla na hugis at sulok? Dito, dyan, doon tayo pupunta. Very good! Ikalima, halika dito, diyan, doon sa tabi ko. Lambing ng nanay sa kanyang anak. Napakahusay! Gawain sa pagkatuto bilang apat. Piliin ang tamang panghalip paari sa bawat pangusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, sa ako, akin ang damit sa kabinet. Tama, akin. Ikalawa, tungkol sa amin niya ang kwentong isinulat ni tatay. Tama ka ulit, amin. Ikatlo, sa kaniya, akin ko ibinigay ang bagong pantasa. Pausay, kaniya. Kaapat, atin, amin, lahat ang mga pagkain sa mesa. Ito ang sinabi ng tatay ni Melly sa kanila. Napakahusay! Atin lahat ang mga pagkain sa mesa. Ikalima, sa inyo, akin ba ang malaking bahay sa plaza? Magaling inyo! Gawain sa pagkatuto bilang ikalima.
lipunan ng angkop na panghalip pamatlik ang pangusap ayon sa ipinapakita ng nasa larawan. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, blank mo itapon ang basura. Tama, dito. Ikalawa, gusto kong pumunta blank sa bundok. Very good, doon sa bundok. Ikatlo, blank mo ilapag sa mesa ang pagkain. Correct. Dito mo ilapag sa mesa ang pagkain. Ikaapat. Blank namin itinatapon ang aming basura. Very good. Kalima. Maraming malalaking puno sa parke. Tumpak ka dyan. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Punan ang patlang ng panghalip paaring bubuo ng diwa ng pangusap. Una, Lenny at Jill, sablang ba ang payong na nasa labas ng bahay? Mausay! Ikalawa, maganda ba ang relo ko? Bigay ito sa blank ng aking lola. Very good! Ikatlo, kay Clara ang pulang sapatos. Blank din ang puting medyas sa tabi nito. Good job! Kaapat, Mona, sa blank pala ang aklat na naiwan sa mesa. Nakasulat ang pangalan mo. Magaling! Kalima, sabi niya ay nasa blank ang aking lapis. Hiniram mo raw ito. Napakahusay! Gawain sa pagkatuto bilang ikapito. Isaayos ang mga pangungusap upang makabuo ng talata. Salungguhitan ang mga panghalip. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, ako si Carlo, 7 taong gulang. Ikalawa, dahil bawal pang lumabas, ibinigay sa akin ang mga module na ito. Babasahin ko ito. Ikatlo, dito ako nakatira malapit sa plaza. Kaapat, sa kanila naman ng mga kapatid ko ang ibang gamit. Ikalima, doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Kung ating isasaayos ang mga pangungusap ay itong ating mabubuong talata. Basahin natin ulit. Ako si Carlo, 7 taong gulang. Dito ako nakatira malapit sa plaza. Doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Dahil bawal pang lumabas, ibinigay sa akin ang mga module na ito. Babasahin ko ito. Sa kanila naman ng mga kapatid ko, ang ibang gamit. Ang mga ginamit na panghalip ay ako, dito, ako, doon, akin, ito, ko, ito, kanila, at ko. Gawain sa pagkatuto bilang ikawalo. Sumulat ng 1 hanggang 2 talata tungkol sa mga gamit sa inyong bahay at ang kanilang kinalalagyan. Salungguhitan ang mga panghalip na iyong ginamit. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang talata para sa gawaing ito. Dito sa aming bahay ay laging may pagtutulungan.
Pagising ay nililigpit ko na kaagad ang aking kumot at unan sa ibabaw ng aking kama. Kami ng aking mga kapatid ay naglilinis din ng aming bahay. Ang mop at walis na aming ginagamit ay maayos naming ibinabalik sa lagayan ng mga ito. Minsan ay tinutulungan ko rin si Bunso sa paglalagay ng damit sa kanyang cabinet. Ang mga ginamit na pangalip ay dito, ko, aking, kami, aming, naming, ito, ko, kanyang. Natutuhan mo sa aralin na ito na may iba pang mga halimbawa ang panghalip. Dapat tandaan na gagamitin mo ang panghalip na dito kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Diyan kung malapit sa kinakausap. At doon kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Ang panghalip na paari naman ay ginagamit upang tukuyin ang pagmamay-ari. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!